Maligayang araw pong muli. Welcome po, Local Electrician Channel. So, meron naman po tayong bagong topic at ito naman po ay tungkol sa motion sensor. So, itong existing na ilaw natin ay kakabitan natin ng motion sensor. So, kung sa inyo ay ito, try ko lang lagay dito sa kwarto. Pero kung sa inyo, usually ito ay ginagamit kasi sa ano, sa entrada o sa main gate natin. Pero pwede naman kahit saan, sa gusto natin sa ating bahay. Kagaya nitong sa akin, sa kwarto ko nilagay, pwede rin sa inyong CR or kung saan na gusto nyong may ma-detect na at least dagdag security po sa ating bahay. Kaya tara, i-wire na natin to. So ito po yung ating actual na ilaw. Yan, tanggalin muna natin yung bumbilya at saka syempre off natin yung ating circuit breaker kung sa kahit anong electrical works na ating gagawin para at least safety tayo. Yan, tapos syempre tanggalin lang natin yung tornilyo ng ating receptacle. Yan, tapos para mabuksan natin yung ilalim niya. Yan yung wiring sa loob para dyan natin ilagay yung ating motion sensor. So yan na po, nabuksan na natin. So simpleng-simple lang, dalawang wire, line 1 and line 2. Yan, so line to line yung ating supply dito. Yan, so ito ilalagay natin dito. So, bubutasan natin yan. So, tatanggalin natin, actually may butas na yan yung ating junction box. So, ilalagay natin yan yung itong tornilyo o yung nut ng ating motion sensor yan sa ating junction box. Yan, tatanggalin lang natin yan. Tapos dyan na natin imamount yung ating nut ng ating motion sensor kasi kasya lang naman siya, saktong-sakto lang. Pero kung yung iba ay malaki yung butas, pwede nyong butasan rin ulit ito sa gilid yung walang ano, yung parang saktong-sakto lang din sa ating motion sensor. Yan, tapos higitan lang natin yan. Yan, para maganda yung mounting niya saka hindi siya magalaw-galaw. Saka pwede rin kung gusto nyong malayo sa inyong ilaw, pwede namang lagyan nyo ng ibang yung pwede nyang pagkapitan ng ating motion sensor at least lang na hindi siya gumagalaw. Yung strategic location kung gusto niyo saan siya mag-detect pwede niyo doon din niyo ilagay. So yan po. So ito naman po yung wiring o yung color coding ng ating wire para sa ating motion sensor. Yan, so ito yung ating line 1 and line 2. Direkta na natin yan, bali yung switch natin kung gusto nating mag-automatic lang siya always on lang po yung ating switch. Yan, tapos itong wiring natin, yung color niyan, yung kulay blue po. Yung po yung common. Yan, tapos yung ating brown, yan po yung ating input para sa ating line 1. Yan, tapos yung output niya, yun naman red. So bali yung ating line 2 diyan is yung color blue, line 2 or yung ating common wire. Yan, so napakadali lang nitong i-wiring. Yan, okay na. Nalagay na natin. Yan, so makikita nyo dyan, yung nilagay natin to line 1 natin. Itong kulay dilaw na wire. Line 1 papunta sa kulay brown ng ating motion sensor. Tapos yung output nyan, which is yung kulay red, ay nirekta na natin sa line 1 terminal ng ating receptacle. Yan, tapos yung kulay blue naman ay naka common connection lang sa ating line 2 na wire. Yan, naka common lang din siya papunta din sa line 2 terminal ng ating receptacle. Yan, so ganyan lang po kung gusto nyo i-recta. Napakadali lang naman po i-wire nito. At least guide lang po ito kung gusto nyo maglagay ng kagaya nito sa inyong mga tahanan. Yan, para dagdag siguridad na rin po. So ito na po siya.
So i-always on lang po natin yung ating switch. So itong nasa taas, ito po yung switch ng ating ilaw na naka-connect sa ating motion sensor. Yan, naka-off na siya ngayon kasi na-detect niya ako. Tapos on natin ulit at i-test natin yung kanyang sensing. Yan, so matras ako dito kasi yung sensing niya ay nasa harap po ng pintuan. Yan, so nasa likod ako kaya namatay siya. Ngayon try natin pupunta sa harap kung iilaw siya pag may na-detect. Yan po, umiilaw po yung ating sensor. So na-adjust din po yung oras niyan pagkatapos niyang ma-detect. Kung gusto niyong habaan, may setting diyan sa ating sensor kung kailan siya mag-off kapag wala nang na-detect na kung ano man tao o kaya kung ano, kahit aso na di-detect din ito. Yan. So yan, lalapit tayo, madidetect din niya. Pati rin yung layo ng kanyang sensing, may setting din po dyan sa ating sensor. Yan, kung makikita nyo yan, yung tatlong button na to or yung adjusta niya. Yan yung una dyan. Yan po yung ating detection niya, yung sensor niya. So ibig sabihin yung layo po ng pwede nating iset na kanyang madedetect. So kung gusto natin mas malayo, pwede rin. Test lang natin sa actual. Kung gusto nyong malapit lang siya magdetect, yan, pwede rin. Yan. E, ano nyo lang yan, setting nyo sa minimum to maximum setting nya. So i-actual test nyo lang kapag katapos nyong i-wire. Tapos yung pangalawa naman, yan naman po yung kanyang timer. Yan, ibig sabihin yan, kapag katapos niya mag-detect, kung ilang minuto o segundo niyong gusto siyang mag-steady na on, ay dyan niyo po isiset. Yan, yung time niya. Tapos yung pangatlo, yung kanyang lux. So, ibig sabihin, yun yung sensing capacity niya. Kapag sa araw niyo gustong mag-sense siya ng maayos, yan, set nyo lang sa yung may sana logo. Tapos kung sa gabi nyo naman gusto na mag-send siya ng maganda, set nyo rin din sa yung may moon na logo. Yan, so ano nyo lang, actual setting nyo lang pagkatapos nyo i-wiring. Yan, kasi iba pa rin po kapag sa actual setting kaysa magbase lang tayo sa ating manual. Tapos ito naman yung pihita niya. So kapag na-set nyo niya siya o final nyo na location, ihigpitan nyo lang yon para hindi na magalaw yung ating motion sensor. So yan siya. Paglalayo tayo, depende sa set na tina-time doon, mamamatay po yung ating ilaw pag wala nang gumagalaw na bagay na nasi-sense. Yan po. Tapos kapag lalapit tayo ulit, may na-sense siya at ilaw naman siya ulit. So yan na po siya. Para po pala sa iba pang mga video tutorials, mga DIYs, electricals at saka wirings and motor controls, paki-visit lang po yung ating playlist at saka yung ating video description sa baba. Like, share and subscribe po sa ating channel. Maraming salamat po sa panonood. Ito pong muli ang Local Electrician. Mabuhay po tayong lahat.